Alright guys, so luckily, meron ulit tayong isang bagong game na i-feature. And as mentioned before, so maganda yatang Ben naman si Sol Chicks. So as mentioned before, so yung mga game lang na interested tayo and nakikita natin na may potential na laruin natin yung i-feature natin sa channel natin. So ayun, we have to do this para i-support din yung channel natin and I hope you will still continue to support yung mga contents natin related sa NFT game review. So dito tayo matututo kung paano ba kumilatis ng mga games and kung ano yung mga learning na pwede nating makuha. This is Herofi. So same din siya ng ano no, ng DeFi pet, 'di ba? So yung mga naglalaro niyan diyan, sabi nila GameFi. This is the new innovation talaga wherein we have the world for gaming and earning, di ba? Finance. So, marami ng mga blockchain games na lumalabas ngayon and it's good to consider din na i-check to. Actually, naririnig ko na dati yung blockchain sa mga webinars and they're saying na ito na nga raw rin yung new innovation din para, alam mo yun, through the technology and digitalization, mas okay na yung tracking ng mga information and ayun, so, ayun na. So, ito na yung technology natin ngayon. So, maraming mga nagiging innovation and nagiging acceptable din sa community. Alright, so, wag na natin patagalin. So, Herofi. So, alam naman natin, Axie Infinity. So, marami talagang nahuhumaling dyan. Maraming nag-invest. Maraming pumasok sa tuktok. Maraming mga pumasok sa tamang timing. Isa ako doon sa mga pumasok sa tuktok. And alam naman natin kapag mahal na yung mga tokens or yung mga NFTs, hindi rin makapasok yung iba and it affects the sustainability ng game. That's why itong si Herofi, nagsimula siya na i-consider din yung free to play wherein kahit na wala kang perang ilabas, you can play the game. So ito lang, click nyo lang to and then you can get the instruction paano ba magsimula. But of course, kapag hindi ka nag-invest, hindi ka naglabas ng pera for this, syempre, mas mahirap yung ano mo, yung journey, yung mission, 'di ba? Compared dun sa mga pag nag-invest ka, makakabili ka kagad ng mga rare na NFTs and they have the attributes na na may advantage for other players. Right, tingnan pa natin. So, ito yung sample, guys. Kung makita niyo yung mga PVP and then yung parang campaign na ginagawa. And kung makikita niyo naman yung graphics niya, para siyang sa akin yung tingin ko parang ano eh, medyo may resemblance sa Metal Slug eh, pero mas malinis to, no. It reminds me of yung mga arcade, yung mga games na ano ba, even yung Street Fighter, I think meron din silang parang gantong graphics. So kanya-kanya naman yan na ano eh, na preference. Gameplay, so yun nga, may campaign. Ito yung you can earn items, materials para ma-upgrade mo yung team mo. Parang siguro ito yung adventure sa Axie rin, no? Pero ang kaibahan lang nito, may mga items ka to upgrade your NFTs, your heroes. And then PvP, alam nyo na yan eh, diba? So player versus players yan. So you can compete sa arena. And then tower, I think this is another type of campaign, pero you will have parang more exciting bonus dito. Like dito, so sabi dito, you can collect Rofi tokens hidden in each floor. Right? And then NFT items, so yun, yung natutunan ko rin, na expose ako sa mga game shop. So, yun, continuous talaga yung development yan. Hindi mo naman, based sa manpower mo, diba? Hindi mo naman marerelease agad lahat ng mga features, lahat ng game mechanism, or even yung mga NFTs, yung mga heroes. Kasi talagang ginagawa mo yan one by one. So siguro, these are the plans. And then, they need to do a lot of integration then within the game. Kasi nakita ko na yung process niyan eh. So talagang ito drawing mo. And then, i-digitalize mo. And then, may tinatawag silang rigging, yung skeletal animation. And then, hanggang sa ma-fully polish mo na yung, ano, yung mga NFTs mo. So, yan, coming soon. So marami yan. The more na nagdadagdag ng heroes, the more na kapag nag-clone or mutate or breed tayo, mas marami yung mga combinations or possibilities na pwedeng makuha.
So what is Rofi token? So ito na nga yung bagong token na ilalabas nila kasi ngayon ang gamit nila yung Hero Egg, 'di ba? Pambili ng Genesis Heroes. Pero itong Rofi token, ito naman yung gagamitin mo in-game. So pang play to earn, pang evolve ng heroes, pabili ng gold in-game, trade NFT items. So mga transactions, ito yung gagamitin, and rewards. So you can check more details. Alam ko when you click this, it will go to the white paper. Sino ba yung gumawa nito? So this has been created by Brave Stars. Nag-grow na daw yung team nila to 60 and nakapag-publish na sila ng 70 games. Actually, yung mga companies ngayon, mga game studios, unti-unti na rin nagpupunta dito sa blockchain. They have 300 million downloads globally sa Google Play and App Store. So sikat daw to sa Vietnam, at least pag-check ko. And then yung incubator nila, yung launch zone. So dito muna nila pinadaan yung yung hero eggs nila. And then you can also do swap ng mga tokens dito for them. Alright, so you can also check that on your own, guys. Team members. So, napahappy award ko na rin to eh. Nakita ko dito na mga experience din talaga sila. And based sa experience ko, the reasons why hindi rin nagpapakilala yung ibang mga member is because they have this through profession. So, may affiliation talaga sila. And to protect din yung interest, kasi nga, if you are passionate sa games and sa crypto, enticing din talaga na alam mo yun, pag may pastime ka ngayon, pandemic, nasa bahay ka lang, you can also help, di ba? So depende yun sa kanila, siguro nag-agree sila na wag tayong magpakilala, di ba? So lang tayo, avatar lang. Actually, sa experience ko, kahit avatar ka or hindi, kapag hindi talaga well planned yung game mo and hindi ka sinuportahan ng community, so sinong mag-finance dun sa mga talents, di ba? So dun talaga nagda-die yung mga games. Pero syempre, kung makikita natin sa ibang games, kung may nakalink dito na mga profiles nila, LinkedIn accounts, or social media accounts, makikita natin din yung legitimacy nung mga tao behind the game. Pero sinabi naman nila kung ano yung company nila eh. Ayun, depende na sa atin kung hanggang saan nila atin kaya magtiwala, di ba? So, advisors. So, yung launch zone CMO and then launch zone CTO, so they are advisors of this game. And then si Dench Wickler, so yun, naka-hide din, security expert, so advisor din siya. Roadmap, so makikita natin dito na yung last quarter, yung third quarter of this year, natapos nila yung integration of game on blockchain. Herofi token sale, Herofi testnet release for 1,000 testers and marketplace release. Ayun, may mga kakilala rin ako na ibang YouTuber na ayun na napasama sila dito sa una and nalalaro na nila to. And may experience na sila for this. For me, ngayon lang ako na invite to be a messenger of the new information about this game. And then quarter 4, so ito na nga, i-release nila yung official game sa Android. And then yung offspring function release, farming release, so may farming din, ba? And then staking partners tokens to receive a level 2 hero. So important din yung staking ngayon, no? Kung nakikita niyo yung mga blockchain games, kasi yung staking, it guarantees din na may mga naka-hold doon sa tokens. Although kumikita ka rin doon, parang you are investing din doon sa game. So Herofi official release on iOS and governance release next year. So yun lang. And mamaya sa slide natin, papakita ko yung iba pang mga dates na nakuha natin from the CMOs ng Herofi. Ito naman yung mga partners and investors. Important to na makita natin kasi dito nakikita natin na syempre merong mga investors talaga na pinag-aaralan nila yan eh. Kung merong mga ideas and they see big potential, so naglalagay sila. So sa unang tingin pa lang, ang nakita ko dito yung GD10 Ventures. So ito yung isa sa mga sikat na VCs. Sabi na nila yung venture capitals, so ito yung mga investors na talagang hinihingan ng ng mga blockchain games ng tulong. Same with the YGG, di ba? Kung supportahan ka noon, ibig sabihin talaga tataas talaga yung value ng game mo and
meron kang mga supporters para magawa mo yung gusto mong gawin doon sa game. So yun, medyo marami to guys, so you can check it. So marami pang mga ventures ako na nakikita dito. Alright, so dito as seen on, ito yung B Army, BSC News, BSC Daily, Business Insider, Yahoo Finance, Market Watch, and AP. So yun, marami ng mga news din pala na nag-feature sa kanila. Ayun, overall, itong website nila, simple lang, no? So, clean naman. Pero yun, so far, nakuha na natin yung mga information here. And gusto ko sana i-go through yung white paper, pero yung gusto kasi na mga information na ma-relay sa community, medyo kalat-kalat siya sa white paper. Kaya nag-come up na lang ako ng presentation. So, ito nga yung Herofi, they have free to play. And then, yung mga magjo-join dito, so start lang is 1 star kapag free. And then, syempre, kapag nag-invest ka dito, makakakuha ka ng mas mataas pa na stars. Roadmap, so open beta na siya ng October 30. As you can see naman, sa 4th quarter of this year, target nila yung official release. Kaya nga, by November 20, so meron na silang official release din. So, Rofi token will be listed on DEX, decentralized exchanges. So, ito nga yung pancake swap by October 25, 2021. People can have a chance to experience metaverse. So, yun, exciting guys. Ano ba yung metaverse na yun? Actually, yung mga background na shinare ko dito, these are all coming from the game. So, makikita nyo sa game itong mga background na nandito na shinare sa atin ng CMO. So yung metaverse lang na alam ko is yung excited ako sa crypto cars and crypto planes. So ito yung mga different ecosystem na they want to connect later on. So parang gusto nila talagang baka magkaroon ng crypto boats or crypto house, crypto lands. So hindi natin alam, di ba? So yun yung mga goal ngayon ng metaverse. Yung Soul Chicks, di ba? Metaverse din yung target nila, and there are a lot of game mechanisms and features na gusto nilang gawin within the game. Alright, so what I like sa game na to, nagbigay din talaga sila ng focus sa tokenomics, and not just tokenomics, pati yung game mechanisms na plano nila para i-support yung brand mechanisms sa game. So ito yung pag-usapan natin for the next few slides. So tokenomics. There are two types of tokens in the game, including Hero Egg and then yung Rofi. The first token is Hero Egg. So, ito nga yung una nilang nirelease. Merong 520,000 tokens, which translates to 5,200 Genesis Hero. So, sa ngayon, may mga Genesis Hero pa rin na for sale sa marketplace nila. And then, one Genesis Hero is 100,000 Hero Egg. So, chinek ko na to kung magkano ba yung Hero Egg sa launch. So, nakita ko na almost 1-to-1 siya ng peso. So, 100,000 pesos na guys yung isang Genesis Hero nila. And this is important para makabili ka ng pre-sale ng Rofi token. Kapag kasi gagamitin mo naman yung Rofi token to upgrade your hero. So, yun, medyo mataas na yung investment, pero kung wala naman tayong pang-invest, so pwede naman tayo mag-free to play. The second token is Rofi, the main token used to buy and sell items in the game. So, ito na nga yung Rofi natin. Parang ito yung magsiserve na SLP sa game. Alright, so tokenomics. Ulit, 5,200 Genesis Hero. So, pwedeng mag-collect ng Hero Egg pag nakapag-participate sa IDO. Ito nga yung initial DEX offering, which nangyari nga ito nung September 6. Kaya pala meron akong mga kakilala na naglalaro na nito. May heroes na sila and napakita na nila yung mga gameplay and may mga tokens din sila. So this will be important to help us hatch a special NFT character called Genesis Hero na may mga genders kasi ito. Parang may relation sa biology talaga, male or female. Tapos yun nga lang, itong Genesis Hero, start ng star level na 3, pwede mo silang pag love make, no? Para magkaroon ka ng bagong NFT. Alright, so Genesis Hero will not have time limit to produce offspring. So, like other characters and only limited to 5,200 Genesis Hero. So yun, unli to, guys.
Unli yung paggawa ng offspring, hindi tumatanda. And wala ring spawn time. Pero yung normal hero, limited yung spawning time niya and decreases fertility as you get older. So may chance na hindi na makapag-breed yung mga normal hero. For Rofi token, ito yung magiging main token nila. So medyo ano ako dito confused. Kasi, di ba usually, pag main token ka, ikaw yung governance token. Pero ito, nauna yung hero egg bago tong Rofi na sinasabi nila na main token. So yun, important to sa sustainable ng monetization or ng growth ng project. So sabi nga nila, depende doon sa star level mo, may makukuha ka na amount of dollars din as part of your bonus. Okay, so ito yung mga percentage. So kapag 1 star ka, nag free to play ka, may 1% ka. Parang dragonary din, no? So almost ano rin eh, negligible yung ibang kikitain mo eh kapag free to play. Pero kapag nag-grind ka, nakakita naman ako ng mga nagle-level up din talaga. So pag 6 stars ka, so mas mataas yung pwede mong makuha na percentage. And then some other circulating supply, maaalat siya sa PvP battle, sa tournaments and events. Alright, so burning mechanism. So ayun, advanced din sila dito, guys. So hindi lahat ng games sobrang transparent dito. And sila, set na nila yung expectations. They really want to make this game last. And siguro that's the reason why marami silang mga partners. Sa mga leveling up ng items and leveling up ng characters, they are having this token burning. So 60% na ba-burn. 18% na pupunta sa development team. 2% sa advisors. And then 10% para sa development and marketing. And 10% used for adding liquidity. So, ito yung aim nila or vision nila para sa no inflation na token. Pero syempre, time can only tell, di ba? Kung yung mga naisip ba na burning mechanism will make the game last, di ba? Pero this is a good step for this game. Why should hold Hero Egg from now on? So, ayun nga, given na hindi pa rin naman nabibenta lahat ng mga Genesis Hero, so kailangan natin yon para makabili tayo ng Genesis Hero, which is the main hero din. And kapag meron ka nun, you can create offspring continuously and then you can sell to the marketplace. Tumataas din yung value niyan. The more the users na pumupunta sa game, lahat ng mga token niyan tumataas din. So it can be a potential investment din. Alright, so important siya. So kapag nakabili ka, isa ka sa mga breeder. Kapag may dalawang heroes ka, different genders nga, hindi siya nag-age. So, matagal mo talaga siya magagamit. And may mga advantage din siya. Parang gagawan din ng way ni Herofi na syempre, kapag mataas yung star level mo and naka-Genesis Hero ka, so meron niyang mga advantage na ibibigay sila or mga bonuses siguro, rewards. Sa ngayon, nakita ko sa marketplace, meron pang mga Genesis Hero na available around 300 siguro yon. So, kung meron kayong 100,000 pesos, guys, bili na. And balitaan nyo ako kung kamusta. So, syempre, depende talaga to sa risk appetite natin. And kung gusto natin yung game. Mamaya pag-usapan natin yung mga conclusions natin after studying yung mga information na to. Okay, so, ayun. With the free-to-play, nakikita nila na kahit na magmahal yung mga assets within the game, pwede pa rin makapasok yung mga players. And it will help para maging sustainable yung ecosystem. So marami pang mga demand ng Hero Egg after the IDO. Kasi gagawa nila ng way na maging important yung Genesis Heroes para rin maprotektahan nila yung selling pressure. Kasi diba sa mga blockchain games, kapag nakita nila na tumataas na and ROI na, benta na, diba? And lalo na kung hindi ganun ka-attach or addicted yung mga players or engaged dun sa game, di ba? Nag-aalisan sila. So, tingnan natin ano yung mga i-introduce nila na mga game mechanism para ma-capture yung heart ng mga players. Kasi kung may free-to-play ka nga rin, no? Hindi naman ganun kung challenging yan. Gusto nga ng mga tao yan sa game. And
kung wala kang nilabas, tas nakapag level up ka, nagkaroon ka ng potential for more earnings, so malaking bagay yon. So overall, with a perfect balance of tokenomics and game mechanism, ano pa, no, wrong spelling, Austin, sorry. So we're creating sustainable growth for this project. Well, masasabi ko, impressed din ako na as early as now, di ba, nalatag na nila yung mga tokenomics nila and game mechanisms. So this will create such a sustainable growth for this project. Alright, so ito mga important events na kailangan maging aware tayo. So yung mga may Genesis Hero lang yung pwedeng mag-join sa pagbili ng Rofi tokens. At discounted pa yon, guys, sa pre-sale. Na i-discuss siguro ng mga internal team. And then ito pala for clarification, yun nga, sa October 25, pancake swap na nga yun. So, you don't need to be on the whitelist. So, pwede mo na yung bilhin kasi naka-public na yun. Although, syempre, yung mga makakabili doon sa pre-sale, yung allocation is 2 million Rofi tokens. And then, sa token generation niya mismo, sa October 25, 5% lang yung ibibigay doon sa wallet mo. And then, the rest of 95% will be ano, staggered for 19 months. Pero syempre, yun nga, kung naniniwala ka sa potential ng game na to and tumaas yung token, di ba? Baka madali mo rin makukuha yung mga ininvest mo dito. Or, mas mag-grow mo rin yung mga assets mo within the game. Okay, so due to its benefits in the game, na na-mention natin kanina, maganda na makabili tayo ng Rofi token. Also, yung Rofi token kasi, pang-upgrade ng characters, and important din siya before the official release. Pero tingin ko applicable to sa mga may Genesis Heroes na rin. And then, Rofi to buy NFT token ticket to join the metaverse. So, yung Rofi, kasi nga, gamit siya sa in-game. Para maka-join tayo dun sa metaverse, kailangan may Rofi tokens tayo. So, syempre, kung gusto natin makapasok dun sa metaverse, kailangan meron tayong hero panggamit pang interaction dun sa virtual world na yon. So, sinasabi nila na minimum 3-star normal hero para maka-join tayo dun sa game na yon. Alright? So, last part ng ano natin, ng review natin. So, ano ba yung next steps natin? So, depende yun sa atin, guys. So, napag-aralan naman natin yung game na yan. Actually, sa mga exposure ko in and out of blockchain games, hindi talaga natin masasabi anong mangyayari sa game. Pero yung mga factors, kung naniniwala ba tayo na magiging addictive yung game na yon, dangerously addictive sa community, isusupport ba yon? Kasi dahil nga nasa blockchain tayo, community rin naman yung mga nag-i-invest dyan, nagsisirculate ng supply. And important yon para maging sustainable yung project. Also, when it comes to ano, mga tao behind the game, actually, kahit gaano pa committed yung mga companies or mga teams, dev team na nag-handle ng games, kung hindi naman siya susuportahan, so wala rin papasok na fund para magawa yung mga vision ng game. And we have a tendency na hindi magtuloy-tuloy yung game. But in this case, nakita naman natin na there are partners, investors, big venture capitals na nagsusupport dito sa game na to. Meaning kasi noon, hindi rin naman nila agad-agad makukuha yung mga ini-invest nila yon. Parang years din yon. But we don't have the data. Pero at least, that's also a factor. And ano pa ba? So, yung ibang factor naman is, depende sa'yo yun eh. Kung ano yung gusto mong graphics, kung attached ka ba dun sa game na yon, or ma-encourage mo ba yung mga friends mo to really have this ano competitive spirits, or encourage them na, di ba? So, kung nag-e-enjoy ka sa game na yun and kung mag-e-enjoy din sila. Lalo na sa earnings, di ba? So, wala pa tayong mapakita na earnings, gameplay, tutorials, kasi we're here as a messenger lang din about this new information about the game. And malay natin, no? Kung magkaroon tayo ng time para dun sa P2Play. So, pwede natin yung i-check. But you can also check that, guys. So, yun lang. So, thank you guys for continuously supporting this channel. I hope marami pa tayong ma-review. Marami pa tayong matutunan
about the game development, about the tokenomics, about the burning mechanisms para mas maging magaling pa tayo sa pagtigli ng mga games. That's it for this video and see you in our next one. Bye!